Paano kung mamayang pag-uwi ninyo sa inyong mga bahay ay may pumaradang van ng bangko sa harapan ng bahay ninyo at diniliver ang 50 million pesos at sasabihin sa inyo na ang perang ito? No? Laking pera nun. 50 million pesos. No? Yung 1 million nga, hindi pa ako nakakahawak eh. 50 million pa kaya. Napakalaking pera. Napakarami mo nang maaring mabili. No? Siguro yung pangarap mong bahay, ay maari mo nang maipatayo. Yung mga kagamitan na ninais mong magkaroon ka, ay maari mo nang bilhin. Maari ka na siguro mag-travel, no, sa mga lugar na gusto mong puntahan. No? Kasi yan, naririto na sa harapan mo, ibinibigay sa iyo ang napakalaking pera, 50 million pesos. Eh ako, tatanggapin ko talaga yun. No? Siguro maaari yung iba nga sa inyo ay pinapanalangin ngayon na sana eh tumama sa loto, no? O magkaroon ng masaganang buhay. O maaari din naman na pinapanalangin natin na sapat lang, no, na makakaraos tayo sa araw-araw. Pero ang katotohanan, mga kapatid, na hindi lahat ng bagay ay mabibili ng pera. There are things in this world that money cannot buy. There are things that are priceless. Maaari kang bumili ng malambot na kama, malaking kama. Maaring palagyan mo ng malaking aircon ng iyong kwarto para sa pagtulog mo ay madali kang makakatulog. No? Pero ang mahimbing na pagtulog ay hindi mo mabibili. Maaring marami kang pera, mabibili mo ang mga pagkain gusto mong kainin, pero hindi mo mabibili ang mabuting kalusugan. Maaring marami kang pera, maari mong bigyan ng magagandang bagay ang nililigawan mo o yung mahal mo sa buhay. Pero ang pag-ibig, hindi mo mabibili. Love is priceless. No, kaya there are things in this world that money cannot buy. You may have a big bank account, but yung mga bagay, may mga ibang bagay na hindi kayang bilhin ng pera mo. At isa na dito ay ang kapayapaan, peace of mind. No? Hindi natin mabibili ang kapayapaan ng ating puso at isipan. No, sana kung mabibili lang natin, no? Pagbilan nga ng 3 kilong peace of mind. Pagbilan nga ng 3 gatang peace of mind, pero hindi. Walang tindahan na nagbebenta ng peace of mind. No? Dahil ang kapayapaan ay makukuha lamang natin if there is order. May kaayusan sa ating buhay. And sometimes, ito yung mga mahirap na makuha na kahit ang pera ay hindi mabibili ang kaayusan. At ano ba ang kadalasan ng dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng kaayusan ang ating buhay? Ito ay dahil sa kasalanan. No? Sin is the enemy of order. Sin is the enemy of peace. Tignan ninyo na lang sa inyong mga tahanan. Kapag ka nagkakasala ang isang miyembro ng ating kapamilya, walang kaayusan sa ating tahanan. O kahit tayo, kapag tayo we commit sin, we fall into temptation, hindi nagkakaroon ng kaayusan ang ating buhay. There is no order in our life. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng peace of mind. Lagi tayo nagkakaroon ng iniisip
nandun yung guilt feeling. Kasi walang order, walang peace. Dahil alam natin na tayo ay nagkakasala. Kaya may mga bagay na kahit gaano kayaman ay hindi mo maaring mabili. Unang-una na dito ang pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili. No? And ito yung sinasabi na sa unang kabanata pa lamang ng sinulat ni San Agustin sa kanyang libro na The Confessions. No? My heart is restless until it rests in you. My heart is restless until it rests in God. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa ating Panginoon. No? Dahil ito ang ibinibigay ng ating Panginoon, kapayapaan. And it is the story, and it is the message that Easter is giving to us. Ang panahon ng Easter gives the message of peace. Ang Panginoon natin ay muling nabuhay. At dahil dito, nagkaroon ng order. No? Ang kasalanan ay nalupig at nagkaroon ng kapayapaan. Kaya nga sa mga readings natin, sa nung linggo, laging sinasabi ng Panginoon, "Peace be with you." Ang kapayapaan ay sumaiyo. At sa ating pagbasa sa ngayong araw na ito, ito yung ibinigay ng ating mahal na Inang Maria, nang dinala niya ang ating Panginoong Hesukristo sa templo. At ito ang nakamit ni Simeon. Something that is priceless. Something that money cannot buy. It is our Lord Jesus Christ. Kaya nga ang sabi ni Simeon, no? Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples. Sa pagkakakita niya sa ating Panginoong Hesukristo, nakamit niya ang kapayapaan. Maari na siyang lisanin ang mundo dahil nakita niya na ang kanyang kaligtasan. Maari na siyang mamayapa dahil ang ibinibigay ni Kristo sa mga taong nakakakita sa kanya ay kapayapaan. Peace. At ito ay hindi maaring bilin ng anumang kayamanan. Kaya nandito tayo sa harapan ng dambana ng ating mahal na Birheng Maria at daladala niya ang kanyang anak na si Hesukristo. Tignan niyo si Maria. Ngunit tanggapin niyo ang inaalay sa inyo ni Maria, ang ating Panginoong Hesukristo. He is priceless. He should be our treasure. Sa kanya lamang natin makakamit ang kapayapaan. Nawa, katulad ni San Agustin, sasabihin din natin sa ating mga sarili, my heart is restless until it rests in you. Amen. Please stand.